dito tayo, tol. Dito. Kakanan tayo. Kakanan. 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 Yan, kakanan tayo. Bilisan mo, sabi ng traffic enforcer. Bilisan mo daw. Eh, hindi ko nakikita. Hindi, bilisan mo. Dito tayo. Huwag kang pumunta dyan. Hindi ko nakikita. Yan. Mirror bro, yung camera yun. Ayan mo. Tingin ka dito. Kumusta kayo dyan? Ay, mga tol, kumusta, mga tol, kumusta? Meron po tayo ngayon papasyalan. Saan ba tayo pupunta ngayon, tol? Papasyal tayo, tol, dun sa original na umimbento ng Pampanga sisig. Mm. Yung sisig talaga na tunay, na walang twist na... Kay Aling Lusing. Yan. Saan ba yan? Saan ba nakapwesto yung tindahan ni, ano, ni Aling? Eh, bandang ano yan? Bandang Angeles. Angeles. Angeles, Pampanga. Pwede. Yung exact location, tol, eh... Hindi pa natin alam. Hindi pa natin alam. Titingnan muna yung natin. Yung lugar. Pero... Dito sa video ng to, tol, makikita na natin yung original, authentic, Pampanga sisig. Yan, authentic. Pag sinabi natin authentic, dito talaga yung birthplace. Birthplace. Yan. Yan. Tama. Ang Pampanga pala ang naka-invento ng sisig. Mantakin mo yon. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Ang hirap mo. Isipin mo, i-inventuin nila yun. Paano yun? Anong idea nagkaroon si Aling Lusing na... Hindi, maisip niya yung sisig. Napanood ko yung ano niyan, yung... Documentary. Documentary niyan. Nung unang panahon daw, yan. Yan. Ano daw, sa Clark, maraming Amerikano dyan. Yan. Diba? Maraming Amerikano dyan. Ano yan eh? Ginawang kampo ng mga Amerikano eh. Oh, syempre. Kampo, kaya nga maraming... Ayun! Yung mga baboy, yung mga kinakatay nilang baboy, pinuputol nilang ulo. Eh, hindi alam mo naman yung mga... Pinuputol ang ulo yung baboy? Pinuputol. Alam mo naman yung Amerikano, tol. Iba yan, tol. Iba. Mga ano yan, mga... Pinuputol ang ulo yung baboy. Pinupugutan ang ulo. Pinugutan ang ulo yung baboy. Pinugutan ang ulo yung baboy. Ang problema, tol. Yan. Ang problema. May problema pa. Ang problema. Ang problema yan. Sabi na yan. Walang paggagamitan dun sa ulo ng baboy. Napakahirap ng problema na yun, tol. Hirap. Kasi alam mo naman yung mga kano. Yung baboy, pinugot ang ulo, nagka-problema. Nagka-problema. Ang problema, hindi alam kung anong gagawin doon sa ulo. Yun ang problema. Napakalaking problema. Kasi talang problema dito, yung Amerikano, hindi kumakain ang ulo ng baboy. Hindi nila alam kung paano lutuin. Yung ulo ng baboy? Yung ulo ng baboy. Iba talaga yung problema ng Amerikano. Yung ulo ng baboy. Ngayon mga tol, dyan pumasok sa ano, sa eksena si Aling Lusing. Siya yung nag-resolve dun sa problema. Problema ng Amerikano. Ganyang katindi si Aling Lusing. Talaga nga naman. Ganyang katindi. Kasi kung wala si Aling Lusing, hanggang ngayon yung mga Amerikano yan. May problema pa rin. Dun sa pinugutan na ulo ng baboy. Yeah. Matindi talaga ang kapapangan. Matindi. Iba. Pagdating sa problema, marunong. Magaling. Eh. Okay. Ang ginawa ni Aling Lusing, kasi yeah. Meron tayong sa Kapampangan kasi, sa Kapampangan po kasi, meron po kaming tinatawag na sisig. Sisig sa amin, basta maasim, tawag namin dyan, sisig. Kunyari, kumuha kami ng mangga, sisisigin namin yun. Alam ko yan. Sisisigin namin yun. Ititiltil. Sasaw-saw. Yan. Sa bagok. Isasaw-saw namin sa asino, sa bagok. Ang tawag namin dun, sisig. Sisisigin. Sisisigin. Paano naman napunta dun sa ulo? Handali lang. Kalmado ka lang, tol. Masyado kang mainit. Kalmado ka lang. Ngayon, si Aling Lusing, nung kinuha niya yung ulo ng baboy, wala siyang paggagamitan dyan. Ang ginawa niya, madami nagiinuman. Ginawa niya, pinakuluan niya, tapos inihaw niya. Inihaw. Tapos tinadtad ng maliliit. Oh, yeah. Tapos inlagyan niya ng kalamansi, inlagyan ng sibuyas. Yung kalamansi kasi yan, maasim yan. Yeah. Maasim yan. Kaya nung pinangalanan yung luto niyang yun, sisig. Doon pala nang galing yung invention ni Aling Lusing. Matindi nga naman. Matindi, di ba? Matindi. Kaso, yung sinabi kong yun, di ako sigurado. Naniniwala na sana ako talo. Pero tol, naisahan mo ako. Naisahan kita doon. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Pero dito... Huwag kang magpapaisa. Naisahan mo ako to, Pero ano, tol, malapit sa katotohanan. Pero si Aling Lusing talaga ang umimbento ng sisig. Ganyang katindi si Aling Lusing. Yeah. Ngayon medyo natatraffic tayo ng konti, tol, ha. Natatraffic tayo. Pero okay lang yan. Kasi hindi magtatagal, matitikman natin ang sisig ni Aling Lusing. Yan.
Hindi ako sigurado doon, pero malalaman natin ang buong katotohanan. Tatanungin natin pagdating natin doon. Pagdating natin doon kung tama nga ba yung mga kinuwento mo. So naging, yan kasi si Tolmark yan, ano lang, konting background lang siya ni Tolmark. Madalang malimit na kumain ng baboy. Yan. Malimit siyang kumain. Yan ang aking natatagong sikreto. Yan ang binubulgar ko na sa mga tol natin. Hindi dahil dahil kung ano man. Basta siguro nagsawa lang ako sa baboy ito dahil dati may piggery tayo. Oo. Nagsawa lang siguro ako sa baboy. Nagsawa siya sa baboy. Pero hindi nakakasawa ang baboy. Masarap ang baboy. Yan! Masarap ang baboy. Lalo na pagsisig. Tsaka chicharon. Oo. Hindi naman ibig sabihin hindi ako kumakain ng baboy. Eh, totally hindi na ako kumakain. Kaya nga, malimit. Napakadalang lang. Oo. Pag sinabi kasi malimit, tol. Madalas. Madalas yan. Hindi. Hindi ka marunong mag-Tagalog. Hindi. Hindi ka marunong. Ganun ba yun? Oo. Madalang sa Tagalog yung... alamin natin. Alalamin natin yan. Sa mga tol namin dyan, alam mo nga yung ibig sabi niya. I-comment nyo sa baba kung sino yung tama sa amin dalawa. Ano malimit? Madalas o yun ang madalang? Siya na mga tol. Ay, pag, sinabing, kami... pag sinabing madalang, hindi malimit. Yeah. Pero paki-ano po doon sa comment, ano, sa comment yung mga galing sa Tagalog. No? Yung mga tol natin dyan. Kasi, yung magagaling sa Tagalog. Kasi mga tol, aminado naman kami na hindi kami magagaling mag-Tagalog. Oo. Kasi nga, taga-ano kami... Pampanga. Taga-Pampanga kami. Kaya medyo nahihirapan kami mag-Tagalog. Pero pinipilit po namin sa bahay nga namin eh. Nagtatagalog na kami eh. Oo, nagpa-practice na kami niya para sa inyo. Sa bahay namin eh. Oo. Kaso mahirap lang talaga. Mahirap lang talaga. Sobrang hirap. Sobrang hirap niyan. Kala nyo. Pero siyempre, basta't matyaga ka sa buhay, hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahihirapan. Oo. Kaya, mga tol, i-comment nyo sa baba. I-comment nyo sa baba kung ano talagang kahulugan ng malimit. Pag sinabi mong malimit, madalang o madalas. Yan. Kayo nang bahala, mga tol. Turuan nyo kami. Kasi, alam nyo naman, hindi kami, wala akong tiwala kay tol pagdating sa Tagalog. Wala akong tiwala sa akin pagdating sa Tagalog. Siyempre. Ganun yun eh. Oo, kailangan. Pero, yun pala yun. Biruin mo yun, naging world famous yung sisig. Tol, yan. Marami akong kaibigan sa ibang bansa, tol. Ano sabi nila sisig? Ay, gusto nila sisig. Mga kaibigan kong Thailander, mga kaibigan kong Japanese, mga kaibigan kong... Tol, ang dami mo palang kaibigan ibang lahi, ha? Sinasabi ko sa iyo, tol. Ibang klase, ha? Huwag mo kong ismulin, tol. Hindi, tayo ismul, tol. Magsabi ka ng lugar, tol, napuntaan ko na lahat. Sigurado ka? Sigurado! Sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga, ano dyan, mga... Nakapunta ka na ba doon sa CR ni Apong Bireng? Sabi mo, napuntahan mo na lahat eh. Ah, hindi. Lugar yun. Yun ang lugar na hindi ko pa pinangarapuntahan, tol. Dito tayo, tol. Dito. Kakanan tayo. Kakanan. Yan, kakanan tayo. Bilisan mo, sabi ni Traffic Enforcer. Bilisan mo daw. Eh, hindi ko nakikita. Hindi, bilisan mo. Dito tayo. Huwag ka pupunta dyan. Hindi ko nakikita. Yan. Side mirror pa rin. Camera yun. Ayan mo. Yan. Tingin ka dito. Yan. Yan. Okay. Ano bang masarap ipare sa sisig? Ipare sa sisig? Oo. Masarap. Para sa iyo, tol. Eh syempre mainit na kanin. Yan, number 1 'yan. Mainit na kanin. Yan, dapat may kanin. Dapat may kanin. May toyo. May kalamansi. Tsaka sili. Tsaka siling labuyo. Yan, siling labuyo. Oo, sinasabi ko. Yan ang matindi dyan. Kung halimbawa naman, merong konting salo-salo at merong konting kasiyan, pwede rin yan na... Isang sanmig. Sa sanmig. Pwede na. Pero na. Siyempre, mga tol, huwag naman tayong maglasing. Huwag tayong maglasing. Hindi maganda yung naglalasing. Drink moderately. Tapos matutulog ka sa ilalim ng talong. Yan ang sinasabi ko. Naalala mo po yun. Matutulog ka sa... Ikaw ba sa ka natulog? Sa pansol. Sa ilalim ng pansol. Sa ilalim ng pansol. Mahirap yun, mga tol. Huwag nyo kaming gagayain. Ako sa ilalim ng talong. Siya sa ilalim ng pansol. Alam nyo ba yung pansol? Ang tanong dyan, alam nyo ba yung pansol? Drainage, tol. Yung drainage. Natulog siya sa ilalim ng drainage. Tol, alam mo yung ano, yung kulay gray silver na yun? Pumunta ka sa likod niyan. Dahil ayan na si Aling Lusing. Diyan sa silver. Sa silver. Ayan. Patitikman na natin, ha? Sisig ni Aling Lusing. Tol, ano bang ini-expect mo sa ano sa sisig ni Aling Lusing? Ano bang inaasahan mo dyan? Sa totoo lang, tol, ito eh. Laki ng truck, tol. Kinabahan ako, tol. Anong ina-expect mo? Tuloy natin. Ayan. Ang ina-expect ko, tol, siyempre, dahil nga ito ay isang well-known. At na pag sinabi kasi natin well, ito kilalang kilala. Kilalang kilala. Tapos ito'y ano, ito'y unang
kauna-unahan kung pupunta at matitikman yung talagang sisig ni Aling Lusing. Kasi naririnig ko lang yan eh. Sisig ni Aling Lusing, masarap. Tapos sasabihin naman sa kaibigan ko, ang sarap ng sisig ni Aling Lusing. Nakikita mo. Parang binaligtad ko lang yan. Okay, pero ngayon na nga no, mga tol. Oo, yun na. Sobrang excited na kami ni Utol. Matitikman na namin ngayon. Ngayon, pababa na tayo, papunta na tayo kay, kay Aling Lusing. Okay, babalik kami mamaya mga tol. Abangan nyo kung ano ang lasa ng sisig ni Aling Lusing.